kompetisyon sa negosyo ang tinitignang motibo ng pulisya sa pananambang ng mga demotorsiklong salarin sa isang van kahapon sa EDSA. Target daw ng mga salarin ang negosyanteng sakay ng van pero nadamay pati ang kanyang driver at isa pang sakay. Sabi ng mga investigador, tila pinag-aralan daw ng mga salarin ang mga lakad ng biktima. Nakatutok si June Venerasyon. Sa gitna ng EDSA, ang pangunahing kalsada sa Metro Manila, naganap ang pamamaril kahapon ng hapon. Karga ng stretcher na isugod pa sa katapat ng ospital ang tatlong biktima na sakay ng van. Pero binawian din ng buhay ang dalawa. Kinilala sila ng mga pulis na sina Jose Luis Yulo, isang negosyante, at Nomer Aran Santos, ang driver ng van. Nakaligtas ang kasama nilang si Esmeralda Ignacio. Napanood na ng mga investigador ang kuha ng CCTV ng ospital na halos katapat lang ng pinangyarihan ng krimen. Base raw dito, pasado alas 3 ng hapon kahapon, nasa inner lane ng EDSA Relias southbound ang van ng mga biktima. Katamtaman lang ang traffic noon. At nang bumagal ang takbo, tinabihan sila ng dalawang magkaangkas ang motorsiklo na parehong naka-helmet. Pinagbabaril na nakaangkas si Yulo na nakaupo sa passenger seat sa likod, nasa kaliwa niya si Ignacio. Habang umaabante ang van, ang driver naman ang surod na pinaputukan. Kaya walang duda, sabi ng pulisya, si Yulo ang target ng mga suspect. Nang pinutukan siya, more or less back of the head ang tinamaan. Right side ng right back of the shoulder ang tinamaan ng dalawang bala. Then sa gilid yung isa, bali apat, 4 fatal wound, and apat sa kamay na right side. Sa pag-analisa ng mga pulis, pinag-aralang mabuti ang pagpatay at ang mga lakad ni Yulo kahapon. Galing si Yulo sa Angeles City, Pampanga, kung saan sumali raw ito sa isang drag racing competition. Ginawa ito lampas sa lugar kung saan madalas may nakapwestong miyembro ng PNP Highway Patrol Group at mga MMDA enforcer. Hindi rin daw basta-basta ang hitman. Magaling yung, suspect dahil sa groupings ng putok and sa system ng kanyang pag-perpetrate ng crime. Sa background check ng mga investigador, napag-alamang kilalang negosyante si Yulo. Meron siyang negosyo sa real estate at automotive industry. Ayon sa mandaluyong pulis, isa rin daw itong gun dealer. Sa ngayon, ang motive natin, di ba negosyante po ito si Mr. Yulo? And mayroong mga partner din po siya sa business nila. And mayroon din, yung sinasabi, competition sa business. So tinitingnan namin ang anggulo, baka doon po. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang nag-iisang nakaligtas sa pamamaril. Nagtamuro ito ng sugat sa kanyang kamay at sa may bandang muka. Bantay-sarado siya ngayon ng mga tauhan ng mandaluyong pulis. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para malutas ang pamamaril. June Venerasyon, Nakatutok, 24 Horas.